mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang mga nangungunang balita sa araw na ito. Mini-rally nila Yormi Isko Moreno sa bayan ng New Washington naging makabuluhan. May detalye si Erajoy Briones. Mini-rally ng Aksyon Demokratiko ni na Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong kasamang apat na mga senator ginanap dito sa Tambak, New Washington, Aklan. Sa exclusive interview ng Kalibo Cable News team nitong April 26, ibinahagi ni Mayor Isko Moreno ang kanilang plano para sa ikakabuti ng Aklan at ng bansa. Well, one, I'm an MBN guy, minimum basic need. What I'm after is paano mapapataas ang antas ng pamumuhay nito. So when we talk of MBN, the way we're doing it in Manila, murang bilihin, murang kuryente, murang gasolina, trabaho, bahay, eskwelahan, ospital. Sa dami ng problema ng Aklan, for that matter, as a province. It's been 2 years, nakatigil dahil sa pandemya. Ngayon pa lang, nagbubukas. Ang masama sa ibang bansa, nagkakaroon ulit ng surge. We will never know. May gera sa mundo, may pandemya, may problema tayo sa ekonomiya. Ang dami mong problema. Kaya hindi dapat na maging problema ng taong bayan yung kanilang binoboto o kanilang pinili. Focus lang tayo paano natin ma-address yung problema ng tao. Paano muli mabuhay ang turismo, especially Aklan? Isa sa pinakamalaking asset ng Aklan as a province is your tourist spot. These are the things na tingin ko mas importante sa basta sa akin, tao, minimum basic needs. That is I'm offering to each and every one of you. Isipin natin maigi. And I get things done. Thank you. Kung masolusyunan ang pandemic sa mas lalong madaling panahon, mabilis na aangat ang buhay ng tao. Ito ang sinabi ni Vice Presidential Candidate Doc Willie Ong. If we can solve the pandemic quickly like other countries, mas mabilis tayo aangat. Dito sa Aklan, pareho din eh, pandemic kasi pinakamalaking income nyo is from tourism, right? From Boracay, di ba, sa tourism. Eh, pag hindi natin naayos yung pandemya, hindi makaka-open, hindi makakapasok yung mga turista. So, malaking portion ng income kasi from tourism, yun ang kailangan natin. Bukod dito, ipinahayag din ni Doc Willie Ong kung paano maayos ang healthcare system ng bansa. Sa healthcare, very simple lang naman eh sa akin. Diretso lang eh. First of all, if you ask all the people, wala silang yearly check-up. So if you can give them a regular check-up, we can prevent many diseases. So mas maganda yung prevention than treatment. Nakapanayam din ng Kalibo Cable News team ang mga senator at ibinahagi nila ang kanilang iba't ibang plano. Ayon kay senatorial candidate Carl Balita, meron siyang tatlong agenda para sa Aklan. Ito ang kalusugan, edukasyon at pangkabuhayan para sa mga Aklanon. Para sa Aklan, meron pa akong tatlong agenda. Kalusugan dahil ako po ay ang kauna-unang nurse at midwife na tumatakbo. Karunungan dahil ako po ay guro at doktor ng edukasyon. At yung kabuhayan dahil ako po ang tinaguro ang entrepreneur guru. At ako po ay doktor ng humanities. Ibig ko sabihin, ang kaya ko maibigay sa mga taga-Aklan ay ang kalusugan. Sisiguraduhin natin na ang ating mga manggagawang pangkalusugan, ang ating mga nurses, doctors, and other workers in for health are staying for good in the Philippines. Pangalawa, yung edukasyon, kailangan magiging specific ang edukasyon sa pangangailangan ng Aklan. Napakaganda ng agrikultura, kailangan mapalakas ang agricultural education. Napakaganda ng nature, kailangan ma-highlight natin ang beauty nito sa pamamagitan ng turismo. Pero ang pinakamalaking challenge is paano natin maibebenta ang Aklan bilang isang tourist destination na mapapahalagahan at mapapangalagaan ang kalikasan.
dahil nga nakita natin kung paano nasalaula ang maraming mga lugar sa Pilipinas dahil sa turismo nito. Kailangan maalagaan natin sa lahat ng kaligtasan. At yun ay konektado sa kabuhayan. At sa kabuhayan na yan ay sa pamamagitan ng edukasyon na ihahanda ang mga kabataan para sa mas magandang antas ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga tututukan ni Senatorial Candidate Samira Gotok ang disaster risk management para mas mapabilis ang emergency response at masalba kaagad ang mga taong nangangailangan ng tulong. Kung tutukan ng disaster risk management, disaster response, para po yung ating agrikultura, fishery ay protected po. So merong emergency allocation ang disaster risk department. Ibinahagi ni Senatorial Candidate Jopet Sison ang 10-point economic agenda ng kanilang partido para sa bansa. Ayon pa sa kanya, isa sa mga pangunahing programa ang pagpapatayo ng 17 regional hospitals, 107,000 hospital beds in the first 1,000 days. Isa sa pangunahing programa ay yung pagtatayo ng ospital, 17 regional hospitals. The commitment is 107,000 hospital beds in the first 1,000 days. Agrikultura, ito ang tututukan ni Senatorial Candidate Bro Castriciones, lalo na dito sa probinsya ng Aklan. Malaki po ang problema natin ang dating po sa agrikultura. Kasi alam na po natin na ang ating pong pag-aasa ngayon sa panahon na ito, kailangan natin ng food sufficiency. Bukod sa mga senatorial candidate, pumunta rin si Moca Uson sa mini rally sa New Washington. Ayon sa kanya, ang focus ng kanilang party list ay matulungan ang mga nanay. Moca, short for Mothers for Change. Ito po ang magiging boses ng ating mga nanay at makananay at mga kababaihan sa Kongreso. Mula dito sa bayan ng New Washington, RJ Briones, Kalibo Cable News. BBM Sara supporters nagsagawa ng ilang aktibidad sa isla ng Boracay. May detalye si Randy Nakuspag. Nagsagawa ng ilang aktibidad ang mga taga-suporta ni Presidential Candidate Bongbong Marcos at Vice Presidential Candidate Sara Duterte sa isla ng Boracay ngayong April 27. Ilan sa mga ginawa ng mga taga-suporta ay ang pagkakaroon ng clean-up drive sa front beach ng Boracay. Naglinis ang mga ito mula sa Station 3 hanggang Station 1 at sinundan ito ng caravan. BBM Sara po to, sir, para ipapakita namin sa kanila na so full support yung taga Boracay dito sa Boracay, ang BBM. So dalawa yung ano namin, dalawa yung ginawa namin, mayroong beach clean up from Station 3 to Grotto. Pero meron din kaming caravan na from Yapak to Grotto. So pagdating doon, meron kaming maliit na program. Nakiisa ang mga taga-suporta sa Boracay matapos maglibot ang kanilang caravan sa isla. Ilan ding mga para-operators ay nakiisa sa nasabing aktibidad. Ang kanilang paraw ay nakahilera sa tabing dagat ng Boracay na may nakapinta na Uniteam BBM Sara. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng BBM Sara Hogpong Panay. Dumalo sa aktibidad ang anak ni Presidential Candidate Bongbong Marcos na si Vincent Marcos. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, dito napapakita ang kanilang pagsuporta sa kandidatura sa tambalang Marcos Duterte. Nitong nakarang araw, nagsagawa rin ng aktibidad ang mga taga-suporta sa Kalibo Pastrana Park na dinaluhan rin ng anak ni Marcos. Balita mula sa isla ng Boracay, kasama si Jumel Ikabande, Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Barangay Poblasyon Kalibo pasok sa top 20 finalists sa Bayanivation 2.0. May report si Erajoy Briones. Nakapasok sa top 20 finalists ng Bayanivation 2.0 ang Barangay Poblasyon Kalibo sa pangunguna ni Punong Barangay Neil Candelario. Ang Barangay Innovation Challenge, isang kompetisyon para sa mga barangay leaders na gumagawa ng mga innovative, impactful, and replicable na mga solusyon para sa mga kinakaharap na problema sa loob ng barangay. Bukas ang nasabing kompetisyon nationwide kung saan nasa 20 mga barangay lamang galing sa buong Pilipinas
ang mabibigyan ng pagkakataon na mag-undergo sa acceleration program. Pagkatapos nito, pipili ng top 4 at makakatanggap ng seed funding at additional tech support ang mga mananalo. Ere J. Briones, Kalibo Cable News. Love Boracay 2022 mag-uumpisa na sa April 29. Alamin sa report ni John Ronald Guarin. Mag-uumpisa muli ang tatlong araw na selebrasyon ng Love Boracay sa April 29, araw ng Biyernes sa Isla ng Boracay. Sa kooperasyon ng Boracay Interagency Task Force at Boracay stakeholders, kanilang ibinalik ang mas likas kayang bersyon ng Love Boracay. Sa kanilang schedule ng iba't ibang mga programa at kaganapan, mas naging makabuluhan ang bawat aktibidad at hindi lamang nakapunto sa inuman at party. Layo ng BIATF na mapanatili pa rin ang kalinisan at ang peace and order sa isla, kahit malalaki ang magiging events sa bawat area na magaganap ito. Magtatapos naman ang nasabing selebrasyon sa unang araw ng Mayo. Upang makita ang kabuuang schedule of events para sa Love Boracay 2022, pumunta lamang sa kanilang official Facebook page. Mula sa Isla ng Boracay, John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Lokal na pamahalaan ng Kalibo, may paglilinaw tungkol sa approach ng isang tulay na isinailalim sa repair. Naglabas ng paglilinaw sa pamamagitan ng opisyal na pahayag, ang Municipal Engineer's Office ng Lokal na Pamahalaan ng Kalibo, kaugnay ng pinag-uusapang tulay na nagkokonekta sa Bakhaw Sur at Sityo Pigado, Bakhaw Norte sa bayan ng Kalibo. Ito ay kasunod ng lumabas na maling impormasyon sa social media na nagsasabing nagiba ang approach ng nasabing tulay. Ngunit ayon sa official statement ng lokal na pamahalaan, talagang ipinagiba ang bahagi ng tulay dahil isa sa ilalim ito sa pagsasaayos. Sa panayam ng Kalibo Cable News Team kay Kalibo Mayor Emerson Lachica, sinabi nitong nagkaroon ng butas sa ilalim ng approach ng tulay dahil sa mga nagdaang sama ng panahon. Anya, agad naman itong ginagawa ng aksyon ng lokal na pamahalaan. Do force it nature din natin masaira, no? Dito din ang big area ay pwedeng yung nakakikita tayo tapos na madagong na tubig from upstream na rin sa upstream pa to just downstream. So nagkakain doon na force nature natin, hindi natin ma-foresee. So nagkaroon ng yung approach ng tulay, medyo nag-keep in yung kanyang mayroong butas, so doon nag-tipin yung antampak niya. Anyway, light naman na problema. So sa ngayon, ginapastak natin yung ating taga-engineering aided by our municipal engineer, Engineer Amaya Francisco, para sa rundo yun ay atong mapagalit na dong atong nga maging pasabo doon nga hangin bridge na sa Isla Pigado at isla, dalawang isla, no? Nagsimula na rin ang pagsasaayos nito nitong April 26 at pansamantala munang nilagyan ng mga kawayan ang bahagi na under construction at naglagay din ng mga warning signs para maiwasan ang disgrasya. Matatanda ang pinasinayaan ang nasabing tulay noong 2020 kasabay ng selebrasyon ng ika-447 founding anniversary ng Bayan ng Kalibo at isa sa mga malalaking proyekto ng lokal na pamahalaan. Rio Trico, Kalibo Cable News. Ordinansa para sa pagbibigay ng pondo sa mga programa ng PSWDO inaprubahan ng SP Aklan. Alamin sa report ni Era Joy Briones. Inaprubahan ng Aklan Sangguniang Panlalawigan ang hiling ng Provincial Social Welfare and Development Office na magkaroon ng sapat na pondo ang PSWDO para sa programang social pension sa mga indigent senior citizen, pagbibigay ng dagdag na financial assistance sa mga centenarian at child development workers. Nasa 500 pesos kada tatlong buwan na social pension ang ibinibigay ng PSWDO sa mga benepisyaryo. 25,000 pesos naman ang ibinibigay
nagbigay ng tanggapan sa mga taong umabot sa edad na 100, maliban ito sa 100,000 pesos na ibinibigay ng national government. Bukod dito, nagbibigay din ang Provincial Social Welfare and Development Office sa CLAN ng dagdag na 300 pesos na cash assistance kada buwan para sa child development workers sa Aklan. RJ Briones, Kalibo Cable News. Gusto nyo ba ng mabilis at unlimited fiber to the home internet and high quality TV channels? Nandito na ang KC Fiberlink ng Kalibo Cable. Para sa mga gusto mag-subscribe, pumili lamang sa aming mga packages. Sa mga gusto mag-umpisa sa fiber experience, pwedeng i-avail ang KC Starter Plan na may unlimited internet up to 5 Mbps for as low as 999 pesos. Sa KC Lite Plan, maaari nyo nang makamit ang 25 Mbps only internet for as low as 1,399 pesos. For faster, reliable, and premium experience, KC Power Plus Plan ang the best choice for you. For as low as 2,999 pesos, pwede yun ang ma-avail ang 50 Mbps only internet. May internet ka na? May cable ka pa! For more details, you may visit us at your nearest Kalibo Cable office or contact us on 268-8101-8103. Kalibo Cable, see the difference! Pag-rollout ng COVID-19 second booster shot, magsisimula na sa probinsya ng Aklan. Nag-umpisa na nitong April 27 ang pag-rollout ng pangalawang booster shot laban sa sakit na coronavirus disease o COVID-19 para sa mga mahihina ang immune system o may mga karamdaman. Base sa anunsyo ng Aklan Provincial Health Office, maaari nang mag-avail ng booster shot ngayong araw sa vaccination site sa Aklan Polytechnic College sa Bayan ng Kalibo. Ayon sa Department of Health, ang mga pwede lang magpaturok ng second booster shot ay yung mga mahigit 3 buwan nang nabakunahan ng third dose o first booster shot ng bakuna. Kabilang sa mga inaprubahan ng DOH na mga brand ng bakuna para sa second booster dose ay ang Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm at AstraZeneca. Matatanda ang binigyan ng go signal ng ahensya ang pagtuturok ng pangalawang booster dose sa bansa sa mga may sakit o immunocompromised population nitong April 13, 2022. Rio Trico, Kalibo Cable News. Mayong adlaw sa tanan, namo niya itong latest weather update sa Subo nga adlaw, Wednesday, April 27, year 2022. Sa karon isa ka low pressure area nga aton gina monitor nga aso balas 10 kay nasang aga ay ginabulobanta base sa tanan nga available data nga yara ang iya sentro sa 195 kilometers west of Zamboanga City. Ang ini nga low pressure area manubo ang tsansa magadevelop sa isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Yara ini sa sulod sang Intertropical Convergence Zone or ITCZ nga nagaepekto naman sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Samtang easterlies or mainit nga hangin na rin sa dagat Pasipiko ang nagaepekto sa nabilin nga bahin sang Pungsod. Bangod sining low pressure area kag Intertropical Convergence Zone, diri sa Western Visayas maka-experience sa kita sang magalumon nga kalangitan nga may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan, pagpangilat kag pagpanaguob. Tinatubtob kasarangan ng hangin adin na silangan ang kadalasang makanay tubtob kasarangan ng mga pagbalod sa kadagatan. Para sa tone forecast range of temperature, ang Western Visayas generally yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang aton adlaw magatunod dala sa isdos karon sa hapon kag magabutlak ini siya alas 5:33 buwas sa aga. Pagamuni ang aton latest weather update sa Subo nga adlaw. Para sa mga dugang impormasyon, bisita lang aton official website sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph kag sa iba naton nga mga social media account. Alindi sa Iloilo Doppler Radar Station, Visayas Pag-asa DOST, ako si Rolly Cuenca, mayong adlaw sa tanan. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si John Ronald Guarina at ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!